Mga kapuso, kamakailan lang ay naitala ang monkeypox virus outbreak sa iba't ibang bansa, partikular na sa mga bansa sa Europe, United States, Canada at United Kingdom. Pagkamat wala pa naitalang kaso sa Pilipinas, sinisiguro naman ng mga otoridad ang pinaigting na screening sa mga borders at aktibong pagsubaybay sa mga surveillance system. At para talakayin kung ano nga ba ang monkeypox virus, makakasama po natin ngayong umaga si Dr. Edsel Salvana, isang infectious disease specialist. Good morning po, Dr. Salvana. Si Mariz umali po ito. Hi, good morning, Mariz. Good morning sa lahat ng nanonood at nakikinig. Alright, Doc, saan po ba nakukuha talaga itong monkeypox? Siyempre, based on its name, sa mga unggoy ba talaga? Kasi parang may mga nababasa rin tayo na sa mga rodents. At ano ba ang kaibahan nito sa bulutong? Yeah, hindi yan galing sa monkey. Mm-hmm. Pero una kasi siyang na-describe sa monkeys na nahawa sa rodents. So, ang usual is nakukuha talaga siya sa mga rodents tapos napapasa sa tao, napapasa sa ibang primate. Mm-hmm. Ano-ano po yung mga sintomas nito at anong kaibahan nito dun sa usual na alam natin na bulutong tubig, chickenpox, cowpox, yung mga ganyan? Yeah, so ang monkeypox is part of the orthopox virus family. Kasama dito yung cowpox at saka yung smallpox. Mm-hmm. Yung chickenpox naman, herpes virus family. So magkaibang pamilya sila. Ang manifestations ng monkeypox are, at the start, meron kang parang mga flu-like symptoms, tapos lalabas at lalabas na rin yung mga vesicles. Kamukha talaga siya ng chickenpox, so it's very easy to mistake it for that, lalo na mas common itong chickenpox. And the best way to diagnose that, unfortunately, is yung i-sequence mo talaga yung virus. Bagamat hindi ito madaling gawin, pero kaya rin naman natin yan dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Doc, paano po ba ito napapasa o paano ito nakakahawa at gaano kabilis kumalat? Kasi may nabasa po ako na dapat parang through direct contact, pero meron din akong nabasa na parang katulad lang din ng COVID na parang respiratory droplets, ganyan. Well, yung lesions kasi, yung mga pox sa lesions niya, punong-puno yun ng virus. So direct contact or pwedeng mapasa yun. Bagamat meron din siyang droplet, pero hindi siya as efficient yung transmission na like ang alam natin sa Delta, sa Omicron. Dumaan ka lang sa taong na merong COVID, pwede ka nang mahawa. Ito, mas prolonged yung contact, mas mahirap siyang mapasa between people kahit droplet siya, hindi talaga siya ganun ka nakakahawa. Kaya ang tawag natin dyan, close contact. And so, if you're in an airplane with somebody who has monkeypox, ang siguro risk lang talaga dyan are the people immediately around you, hindi yung buong eroplano. Pero Doc, linawin ko lang, yung kahit na nagkaroon ka ng direct contact, kailangan ba may sugat siya o lesion or bukas yung sugat para talagang mahawa ka? Or talagang purely direct contact would already be a means para mahawa yung isang tao na doon sa isang taong may monkeypox? Well, kung intact skin, mababa yung risk. Pero kung mucous membranes, like yung ating sa bibig, sa mata, pwedeng mag-cross yan. Yung mga bagong cases nga, iniisip nila baka sexually transmitted. Kasi ano pa rin naman yan, mucous membranes, yung areas of those body involved in sex. Mm-hmm. But it's unusual kasi hindi naman talaga ito tinuturing na isang sexually transmitted disease. Yes. Bagamat obviously it's possible kasi close contact rin naman yun. Alright, Doc, may lunas na po ba sa virus na ito o may bakuna na po ba kontra rito? Well, yung bakuna laban sa smallpox, which is actually made from cowpox. Ang pangalan ng cowpox na Latin is vaccinia. And that's actually where we get the name vaccine. Dahil the very first vaccine was a smallpox vaccine made from cowpox. Okay. So dahil pare-pareho silang pamilya, yung cowpox, yung smallpox, at yung monkeypox, yung smallpox vaccine natin, which is made of cowpox virus, is about 85% effective against monkeypox. Oh, all right. Pero I understand yung Moderna, gumagawa na rin daw po ng bakuna para rito. Yeah, that's probably safer kasi yung cowpox virus, live yun eh. Mm-hmm. So, lalo na sa mga immunocompromised, pwedeng mag
maging full-blown cowpox yun. And so that's also why we don't offer all these vaccines to everyone at this time. Kasi pag live yung vaccine, kagaya nung sa polio, dati live vaccine ginagamit natin. Sa konti ng cases ng polio, mas marami pa yung nagiging cases ng polio galing dun sa vaccine. Dahil bagamat attenuated siya or mababa na yung bisa niya, may mga tao pa rin na immunocompromised na pwedeng mag-develop. Kaya binabalance talaga natin, magdi-deploy ba tayo ng live vaccine kung ganito lang kakonti yung cases, mm-hmm. is it worth the side effects versus pag ito, gumawa yung Moderna ng mRNA vaccine, at least hindi yon live, mas safe po yon. Alright, maraming salamat po Dr. Edsel Salvana sa panahon at sa impormasyon binigay niyo po sa amin ngayong umaga. Okay, thank you very much. Stay Ingat safe. Ingat po. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.